Ang Tagalog recap natin ngayon ay may titulong Selfless. Ito ay kwento ng isang mayamang lalaki na si Mr. Damian Hale na nang siya ay malapit ng mamatay ay inilipat ang kanyang pag-iisip sa isang mas batang katawan. Si Damian ay may kulang-kulang na 6 na buwan na lamang na natitira sa kanyang buhay. Natanong ni Damian kay Martin na kanyang kaibigan kung may alam ito sa Shedding, ngunit hindi daw ito alam ni Martin maliban sa Shedding na ginagawa ng mga ahas. Mayroong calling card si Damian ng isang kumpanyang makakatulong daw sa kanya. Sabi ng kanyang kausap na si Dr. Albright, kaunti pa lamang ang nakakasubok nito dahil ito ay isang eksklusibong pamamaraan at pinipili nilang gamitin ito sa mga taong mahalaga ang magiging ambag sa lipunan kung mabubuhay pa ng matagal. Gumagawa sila ng mga perpektong katawan ng tao saka inilalagay ang pag-iisip ng isa pang taong malapit na ang pagpanaw. Sinilip nila ang isang katawang nakahimlay, nakaloblob sa tubig, at nakabalot ng plastic. Bigla itong gumalaw senyales na ito ay buhay ngunit wala pa itong pag-iisip. May pagtataka si Damian kung bakit sikreto nila itong isinasagawa. Pinag-iisipan niyang mabuti kung tutuloy ba siya sa proseso. Pinuntahan niya ang kanyang anak na si Claire at niyayang kumain ngunit tumanggi ito. Galit si Claire sa kanya dahil niya sinusuportahan ang adhikain nito. Sinubukang saliksikin ni Damian ang patungkol sa Shedding. Nakita niya ang isang artikulo patungkol kay Dr. Francis Jensen at pinanood ang isang video ngunit habang ginagawa niya ito ay walang tigil ang kanyang pag-ubo. Tumilamsik ang dugo sa kanyang laptop at siya'y tuluyang bumagsak. Napansin naman ito ng kanyang mga empleyado kaya't sila'y umakyat upang siya'y tulungan. Dinala sa ospital si Damian ng ambulansya. Dahil na din sa lumalalang kalagayan niya ay napagdesisyonan na niyang ituloy ang eksperimento. Tumawag siya kay Dr. Albright. Nangangahulugan ito na kapag nagpatuloy siya ay matatapos na ang kanyang buhay bilang si Damian Hale. Isa sa mga magiging kondisyon ay dapat niyang kalimutan ang mga taong nakilala niya nang siya'y nabubuhay bilang Damian at kailangang isapubliko ang kanyang pagkamatay. Inutusan siya ni Dr. Albright na kumain sa Commander's at uminom ng chicory coffee. Tumungo si Damian sa New Orleans upang doon gawin ang operasyon. Niyaya niya si Martin na kanyang kaibigan na magkita at kumain. Inubos niya ang kapeng pinapainom sa kanya ni Dr. Albright. Sa pag-inom niya ay nakaramdam siya ng kakaiba at biglang sumikip ang kanyang dibdib. Napansin ito ni Martin pero tuluyan nang bumagsak si Damian. Kinuha siya ng ambulansya pero dinala siya nito kay Dr. Albright. Sinigurado nila na walang metal na bagay ang nasa katawan ni Damian upang walang mangyaring aberya sapagkat gawa sa batu balani o magnet ang kanilang makinarya. Tinurukan siya ng pampitigil ng puso at binalutan ang kanyang mukha. Sabay silang ipinasok ng kanyang bagong katawan sa mekanismo. Paglabas ng kanyang bagong katawan ay tinanong siya kung ano ang kanyang pangalan. Sinabi niyang siya ay si Damian. Tiningnan niya ang dati niyang katawan na patay na at tinakluban ito ng kumot. Pinuntahan siya ni Dr. Albright upang kamustahin. Bigla-bigla siyang nakakakita ng mga halusinasyon, epekto daw ng proseso sa kanya. Ipinakita sa kanya ni Dr. Albright ang balita ng kanyang pagpanaw. Dahil bagong katawan nito ay nag-aral uli siyang maglakad at lumangoy. Natuwa naman siya nang makita niya ang kanyang bagong katawan sa salamin. Pinapainom siya ng gamot ni Dr. Albright para naman sa mga nagiging halusinasyon niya na maaaring lumala at mauwi sa kanyang pagkamatay kung hindi niya iinumin kaya pumayag din siya. Ang kanyang kaarawan at kasaysayan ay kailangan ding baguhin, kinabisado niya ito araw-araw. Ang bago daw niyang pangalan ay Edward Kidner. Dumating na ang araw ng kanyang paglabas. Binigyan siya ni Dr. Albright ng mga id, bahay, at kotse na kanyang magagamit sa kanyang bagong panimula. Binigyan din siya ng gamot na kanyang patuloy na iinumin at makakakuha lang siya nito kay Dr. Albright kung makikipagkita siya dito linggo-linggo. Una niyang ginawa ay ang paglalaro ng basketball. Nakipagkilala siya sa kanyang nakalaro na si Anton. Niyaya siya nito na uminom at pumayag naman siya. Nagkita sila sa isang bar at pinakilala naman ni Anton sa kanya ang mga kasama nitong babae. Patuloy pa din ang pakikipagkita niya kay Dr. Albright at ang pag-inom niya ng gamot. Ginawa niya lahat ng mga bagay na magpapasaya sa kanya na hindi niya magawa sa dati niyang katawan. Isang gabi ay hindi niya natiis at tinawagan niya si Claire pero ibinaba din niya ito agad. Nagkaroon na naman siya ng mga halusinasyon, sumakit ang kanyang ulo at dali-daling tumungo sa kinalalagyan ng kanyang gamot. Pagkakuha niya nito ay bigla siyang natamba at nawala ng malay. Sa kanyang panaginip ay nakita niya ang isang batang babae at ang nanay nito. Nagising siya dahil sa isang putok ng baril. Pagkagising niya ay agad siyang uminom ng gamot. Ikinwento niya ang kanyang napanaginipan kay Dr. Albright. May nabanggit si Dr. Albright na parte ng panaginip niya na ikinagulat niya dahil hindi naman niya ito sinabi sa kanya. Mula dito ay nagsimula na siyang maghinala kay Dr. Albright. Pinapapunta siya ni Dr. Albright sa Hawaii at dinoble nito ang dosage ng kanyang gamot.
Paalis na sana si Damian nang maisip niya na hanapin ang isa sa mga nabanggit ni Dr. Albright kagaya ng Pumpkin Tower na nakita din niya sa panaginip niya. Tumungo siya sa isang libingan at may kinuhang latang kahon. Imbis na pumuntang Hawaii ay lumipad siya patungong Street Louis kung nasaan ang Pumpkin Tower. Pinuntahan niya ang bahay na malapit sa tower. Kumatok siya ngunit walang sumasagot kaya pumasok na lamang siya at tiningnan ang mga litrato. Nakita niya ang kanyang sarili sa mga ito. Maya-maya'y may tumutok ng baril sa kanyang likuran. Ito pala ang asawa ng may-ari ng katawan na kinalalagyan niya ngayon, ang ina ng batang nakita niya sa kanyang panaginip na si Maddie. Dahan-dahan siyang humarap at napaluhod si Maddie dahil hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita. Napansin ni Damian na may ibang taong dumadating. Pagbukas niya ng pinto ay tinutukan niya ito ng baril ngunit pareho silang nasupil ng mga ito. Mas lalong nagulat si Damian nang lumitaw si Anton sa bahay na iyon na nagtatrabaho din pala para kay Dr. Albright. Nalaman niya na kapalit ng perang pampagamot ng bata ay inialay ng ama ng bata ang kanyang buhay para sa eksperimento. Pumunta siya sa banyo para inumin ang kanyang gamot pero nagpaplano na din siya ng pagtakas. Matapos niyang inumin ang gamot sa banyo ay binanatan niya ang kanyang bantay. Napansin niyang sinunog ng mga tauhan ni Anton ang mga sasakyan sa labas. Nagulat siya sa kakayahan niyang iyon. Pinulot niya ang baril at ipinutok sa pintuan. Natama naman ang isa sa mga tao ni Anton. Pinapasok niya si Anton pero bigla siya nitong inatake. Nagbugbugan sila hanggang umabot sila sa labas ng bahay. Bumalik si Damian sa loob ng bahay ngunit iniutos naman ni Anton na sunugin ito. Ginising niya si Maddie at sila'y tumakas. Tuloy-tuloy silang pinaputukan ng mga ito pero nakapagtago sila sa ilalim ng bahay. Pinaputukan naman ni Damian ang may hawak ng flamethrower sa binti kaya natutok nito ang flamethrower sa katabi nitong si Anton. Pinaputukan niya ang dalawa pang natitirang kalaban. Umalis na sila at sinabi niya kay Maddie ang totoo. Sinundo ni Maddie si Anat na kanilang anak sa eskwelahan. Pansamantala silang nanatili sa isang motel. Aburido si Damian dahil nawawala ang kanyang gamot kaya lumabas ito upang magsaliksik patungkol dito. Pinanood niyang muli ang video ni Dr. Jensen at doon ay nakita niya si Dr. Albright. Habang ginagawa niya ito ay nagkaroon na naman siya ng halusinasyon at nawalan na naman siya ng malay. Ginising lang siya ng kanyang asawa na nag-aalala na din sa kanya. Dinalaw nila si Mrs. Jensen upang malaman sana kung saan matatagpuan ang mga pag-aaral na ginawa ni Dr. Jensen. Sinabi nitong ang mga pag-aaral ni Dr. Jensen ay naiwan lamang sa universidad kung saan ito nagtrabaho. Nabanggit din niya na may ibang dumedalaw sa kanya at ito nga ay si Dr. Albright. Napagtanto ni Damian na ang pag-iisip ni Dr. Jensen ay inilipat sa katawan ng ngayon ay si Dr. Albright. Humingi ng impormasyon si Damian sa kanya at ibinigay naman nito sa kanya ang numero ng telepono ni Dr. Albright. Nagkunwari siyang si Phyllis na bantay ni Mrs. Jensen na kakilala ni Dr. Albright. Tinawagan niya si Dr. Albright at pinapunta. Pumunta naman agad si Dr. Albright kay Mrs. Jensen pero nandoon si Damian na nakaabang at may hawak na baril. Nalaman niyang kapag patuloy siyang uminom ng gamot ay tuluyang mawawala ang alaala ni Mark na siyang may-ari ng katawan pati na ang mga natutunan nito habang nasa militar. Lumabas sila para tumungo sana sa laboratorio ni Dr. Albright pero napigilan sila ng isa sa mga tauhan ni Dr. Albright. Bumalik si Albright sa loob at dinala naman sa labas si Damian. Muling nagkaroon ng engkwentro sa labas ngunit natulungan siya ng kanyang asawa nang matutukan nito ng baril ang sumasakal kay Damian. Pinaputukan nito ni Maddie at natama naman ang tenga nito. Nakilala ni Damian ang sumakal sa kanya nang makita niya ang suot nitong kwintas. Ito pala ay si Anton na bahagyang nasunog kanina na ngayon nasa loob na ng ibang katawan dahil sa shedding. Pero nakatakas din si Anton. Nag-usap sandali si Damian at si Maddie. Tinanong ni Maddie si Damian ng mga tanong na ang tanging makakasagot lamang ay ang tunay na Mark. Inamin din ni Damian ang totoo kay Maddie na hindi siya si Mark. Pero hindi niya sila iniwan. Pinuntahan niya si Martin upang magpatulong at nagpakilalang siya si Damian. Sa una ay hindi ito naniwala sa kanya ngunit napatunayan ni Damian na siya nga si Damian nang ipakita niya ang pinakauna nilang napagtagumpayang kontrata. Habang nagtatali ng sapatos ay may narinig si Anna sa kabilang kwarto kaya pinuntahan niya ito. Habang umiinom naman ng gamot ay napansin ni Damian ang mga kurtinang nakatikim sa salamin. Nakaramdam siya ng kakaiba at agad na hinanap si Anna. Natagpuan niya si Anna sa kwarto ng anak ni Martin pero ang alam niya ay matagal nang patay ang kanilang anak at ang nakikita nila ngayon ay resulta din ng shedding. Nagtalo si Martin at Damian. Tinanong ni Damian si Martin kung kasabwat din ba siya ng grupo ni Albright. Sinabi ni Martin na may nag-aabang na sa kanila sa labas. Ipinaliwanag ni Martin na gusto niya lang naman iligtas ang buhay ng kanyang anak.
Inakala din ni Martin na ginawa ang katawang nilipatan ng kanyang anak sa laboratorio pero sinabi nila Damian na tunay na bata ang ginagamit sa shedding. Nagsisi si Martin dahil sa nalaman niya kaya tinulungan niyang makatakas sila Maddie. Dumaan sa likod sila Maddie at sinamahan sila ni Martin. Naunang lumabas si Damian para siya ang habulin ng mga nag-aabang sa kanila. Nagtaka siya dahil kahit nakalagpas na siya ay hindi pa din sumunod sa kanya ang dalawang kotseng nag-aabang. Maya-maya ay binaril na ang kanyang sasakyan ng isang sumusunod na kotse. May humaram pang isa sa harap niya. Nakipagpalitan siya ng putok sa mga ito. Sumunod na ang dalawang kotse kanina ngunit nang malaman nila na mag-isa lang si Damian sa sasakyan ay bumalik ang isang kotse sa bahay. Binangga niya ang isang kotse at nasira ito. Pinagbangga niya ang dalawa pang kotse at tumilapon ang isa. Ang isa naman ay bumangga sa puno at sumabog. Namataan nila Maddie ang bumalik na kotse. Sa pag-aakala nilang si Damian ito ay lumapit at sumakay sila agad. Hindi naman sila nagawang pigilan ni Martin. Nag-abang si Damian sa isang truck stop pero si Martin lang ang dumating. Nalaman ni Damian na si Martin ang sikretong nagbigay sa kanya ng card ni Albright. Binigyan siya ni Martin ng mga gamot pati na ng ingredients ng mga gamot na iniinom ng mga nagdaan sa shedding. Pero hindi siya uminom ng gamot, sinubukan niyang silipin ang mga alaala ni Mark. Nakita niya ang isang abandonadong warehouse at gusto niya itong puntahan. Pagkarating ay nagmanman siya at agad na pinasok ang lugar. Nakita niya ang laboratorio ni Albright. Sinampal niya ng baril ang isang gwardya at pinasok ang laboratorio. Nakita niya ang bangkay ni Anton. Habang tinitingnan ang bangkay ay narinig niya ang boses ni Albright. Sinubukan niyang barilin si Albright pero bulletproof ang salamin na namamagitan sa kanila. Habang sinusupil siya ng mga tauhan ni Albright ay lumunok siya ng bala. Ginamit ang kanyang katawan ang katawan ni Mark upang lipatan ng pag-iisip ni Anton. Pagkatapos ng proseso ay tinanong pa siya ni Albright kung anong pangalan niya at kung ilan ang kanyang anak. Nakumbinsi naman niya si Albright sa mga sagot niya. Sa pilitan niyang kinuha ang baril ng isang tauhan at pinasunod naman ang isa. Wala silang naging tutol dahil naniniwala silang siya si Anton. Pinuntahan nila ang kinalalagyan nila Maddie at doon niya tinapos ang mga bantay. Napansin naman ni Albright ang bala na naiwan sa kanyang makinarya. Bumalik si Damian kay Albright upang siya ay tapusin. Gumamit si Damian ng flamethrower upang tunawin ang salamin na bulletproof at sunugin ng buhay si Albright. Tumakas sila pero hindi na sumama si Damian sa kanila Maddie. Tumungo si Damian kay Claire at nagpakilalang Edward Kidner na isa daw kaibigan ng kanyang ama. Sinabi niya ang mga bagay na gusto niyang sabihin bilang ama sa kanya at nag-abot din siya ng sulat. Nagising isang gabi si Damian ngunit wala siyang masyadong maalala. Sa laptop ay pinanood niya ang video ng kanyang sarili na nagpapakilala at nagpapaalala ng dating pag-iisip na nasa kanya. Hindi na pala uminom si Damian ng gamot at hinayaan niyang bumalik ang pag-iisip ni Mark. Hinanap ni Mark ang kanyang mag-ina at natagpuan niya ito sa isang isla.